Sabi ni Peter Pan, mag-isip ka lang daw ng maganda, makakalipad ka. Eh, ba't nung inisip kita, nahulog ako? Ikaw na ang pinaka maganda na dalaga sa aking mag- What's up, Kabulagers? I'm Lex and welcome back to my channel. Kung bago ka lang nanonood sa akin channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para update ka kung sakaling magpo-post ako ng bagong videos. Okay. So for this video, magpapaka-education lang naman tayo. Graduation time na naman ngayon and marami na namang senior high school students na mag-take ng college. So tanong ko lang, nakapili ba kayo ng mga crush nyo? Kung hindi pa, eto yung video na makakatulong sa inyo para makakuha kayo ng tips kung paano pumili ng course sa college. Really, nigga? Alam ko kasi yung pressure ng pagpili ng course sa college kasi hindi talaga siya ganun kadali. And aminin nyo, yung study sa senior high eh, hindi talaga nakatulong sa inyo kasi hindi nyo pa alam kung doon ba talaga kayo nalaalay. Tama ba ako? So without no further ado, let's get started. So eto yung mga tips na kailangang i-consider para sa pagpili mo ng course. So number 1, know your strengths and weaknesses. Una sa lahat, bago ka pumili ng course, dapat alam mo kung saan ka magaling. Alam mo kung ano yung kaya mo at alam mo yung limitations mo kung hanggang saan ka lang talaga. Kasi ikaw naman talaga yung magaling, di ba? Ikaw yung matalino, ikaw yung maganda, lahat ikaw na! So kung feeling mo magaling ka sa math, pwede ka maalis sa mga math subjects, sa mga courses like engineering, accounting, something like that. Kasi ito based on experience ko. Noong talagang pumili ka sa unang college course, hindi rin talaga ako decided kung ano ba talaga yung gusto ko. Hindi ko pa siya kayang panindigan kasi nga, hindi ko pa rin talaga alam kung ano ang i-take ko since bata pa ako dun. Ano bang alam ko, diba? Pero, tumutunan ako ng college, tsaka ako nilis na parang para pa talaga ako dito, hindi ko alam kung napilitan lang ba talaga ako or what. So para maiwasan yung mga bagay na yan, dapat alam mo kung saan ka magaling. Kaya kung magaling ka sa English, pwede ka mapunta sa mga mass communication, sa mga course na mga more English, as AB English, mga ganon. Tip number 2, know your interests. So know your passion, know your interests, your abilities, saka ba masaya? So kung feeling mo magaling ka mag-drawing, kung feeling mo masaya ka sa mga ganon, then take architecture, fine arts, mga ganon. Then kung magaling ka naman sa social skills, such as pagdadaldal, mag-take ka ng mascom, mag-take ka ng mga marketing, kung saan ka talaga mag-e-excel, kung feeling mo pagdaldal yung buhay mo, then go. Tip number 3, never choose a course under pressure. So alam mo ang ibig sabihin nun? Huwag na huwag kang kukuha ng course dahil ginaya mo lang naman yan or pinilit ka lang siguro ng magulang mo na kunin yung course na yan. For example, course na kaibigan mo, course na kapatid mo yan, at sabi ng magulang mo, mag-take ka na ganito, that's a big no. So baka nga magkukuha ng course na feeling mo hindi mo naman gusto, diba? And baka dumating ang point kapag sisihan mo yung bagay na yan. At eto pa, usually yung mga ganyan kasing cases is hindi sila nagsasucceed dun sa parang path na kinukuha nila since wala naman talaga sa passion nila yan and under pressure nga kasi, diba? Really, nigga? Hindi nila nga yung buhay nila pag tinake pa nila yan. So para maiwasan yung bagay na yan, don't choose a course under pressure. Piliin mo yung course na feeling mo magpapagrow sa'yo as a person. So, last but not the least, list down courses that you prefer. So, kung may takisip ko naman ng mga course na gusto mo i-take, pero hindi mo pa talaga mapag-decide kung ano ba talaga yung gusto mo, ilista mo lahat yun. Then, alamin mo kung saan ka talaga magaling mo. And, tingnan mo dun sa mga course na pili mo kung ano yung mag-fit dun. So, kung nakapag-isip ka na, meron ka lang yung course na pwede mo i-take. And, hopefully, masucceed mo yan as time goes by. So baka sa ngayon and marami nag-e-enroll, so tip ko lang sa inyo ha. Bago kayo mag-take ng course or bago kayo pumili ng course na susulat nyo dun sa mga list nyo, siguraduhin nyo lang na magiging masaya kayo pag pinasok nyo na yan. Kasi hindi ganun kadali sa college. And actually, kahit nga gusto mo na yung course na pinili mo, kung nape-pressure ka, hindi mo masasucceed kung
kung napipressure ka. Kahit paano makatulad sa'yo na masaya yung kinuha mong pat. Na kahit mahirapan ka, gagawin mo lahat para masaksin mo yan. Para mapulso mo yan yung gusto mong tahakin mo yan. Sa lahat ng mga magtitake ng college ngayon, isaalang-alang itong mga sinabi ko na to. Promise makatulong ko sa inyo. Really, matagal na ako sa college and alam ko na kung ano yung feeling na ganyan. And that's for this video, guys. Kung nakatulong ako sa inyo, please don't forget to like and share this video. Then follow me in my social media accounts. Then comment down below kung meron pa kayong gustong ipagawa sa akin na content, topics sa mga susunod kong vlogs. Then kung may papashoutout kayo, comment down below na rin. See you in my next videos. Maraming salamat sa nakapanood and bye! So final message ko lang pala, sa lahat ng mga magka-college ngayon, kung ano man yung tinake nyo, please huwag yung basa-basa susukuhan yan. Masarap yung feeling na mintakos ka. And I know na sa unang part ng pag-aaral mo, mahihirapan ka. Pero trust me, kailangan mong pagtsagaan yan para lang matapos mo yan. And kung sakali magdating yung time na nag-graduate ka na, ipagmamalaki mo yan. Kasi paghihirap mo yan. Be proud of what you think. Then, huwag mong hayaan na yung hirap na yan, pabagsakin ka. Actually, hindi ko masasabi na kung kailan ako gagraduate, pero andito lang ako, lumalaban lang ako. Gusto ko tong course na to, kaya dapat ipaglaban ko to eh. Kaya kahit gaano pangatagal to, ipupurso ko to hanggang sa matapos ko. Nakatapos ako ng professional, so ano to ba to? Kaya-kaya ko. So hopefully, na-inspire kayo sa mga sinabi ko and share nyo to kung nagustuhan nyo tong video na to. Bye. Bye.